Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. Tonight I'm going to do a video reading describing the next president of the Philippines. So I'm going to try if I can predict who is it or if I can describe him or her. And I'm also going to try kung tutugma ba yung mga dapat abangan sa pamumuno niya, yung magiging highlight, magiging problema. And yung parang overall na rin na summary ng ano, ng rule niya. Okay, so this is going to be for entertainment purposes. So, let's see kung tutugman. Anyway, if you would like to have a paid personal reading with me, just comment lang po kayo below or you can send me a private message. Nasa description box po yung Facebook, Instagram, Twitter, tsaka TikTok po. Garoon din po akong buymeacoffee.com account. Pwede nyo rin pong bisitahin yun. Marami rin pong pick-up card readings doon. And if you would like to donate, maybe Oracle cards, Tarot cards, or through PayPal, nandyan rin po sa ano. Just send me a private message kung Tarot card or Oracle cards yung gusto nyo i-donate. Pero kung money naman, may PayPal. May PayPal account po ako sa description box. Tapos yung GCash ko, ano, private message na lang rin. Okay, so, let's proceed sa next president ng Pilipinas. So, anong description ng next president ng Pilipinas? Anong klaseng tao siya? So, this is the Tower. So, probably a Scorpio or someone na merong, ano, merong Scorpio vibes. Or this is someone na, ano, parang siya yung gigiba dun sa nakagisnan, dun sa nakasanayan. Siya yung babago dun sa, tawag nito? Siya yung sisira dun sa, parang, yun nga yung parang na-establish na mentality. And I'm being drawn to the rabbit here. Na parang, kasi di ba rabbit masyadong, ano, mahinhin, docile, parang walang, napaka-harmless. So, kung nandun, bottom of the deck is High Priestess, so, maybe this person is being supported by a Pisces or someone na intuitive na parang siya yung taga Pisces or Cancer na parang siya yung taga-dicta pero not necessarily through logic pero parang through intuition. So usually High Priestess is Pisces lang pero na-draw na pa sa ano eh, sa Moon. So Moon is the planet, astrologically, of course, of Cancer. So, yan. Balik tayo dun sa rabbit. Diba? Yan o, parang, ano siya, parang harmless siya. Kung kakatayin mo yan, once mahuli mo yan, kahit maglaban yan, hindi siya yung talagang nakakatakot na merong, ano, or intimidating na energy, diba? Pero parang tinulungan siya ng langit na parang itong ano, itong hindi na useful na mindset or useful na institution, kumbaga. Parang babaguhin ng Diyos na ano, parang siya, parang wala na siyang dapat gawin. Parang hindi na niya kailangang magpagod or mag-effort ng todo kasi parang yung langit nang gagawa ng paraan na it's your time to shine na hindi na to ano parang hindi na useless na to hindi na to nakakabuti sa Pilipinas so gigibain na natin to para ikaw naman yung ano ikaw naman yung mag-handle ng situation. And rabbit, of course, ano, calm, at saka, ano, parang, yun nga, hindi siya nakakatakot, hindi siya,
problema ito. Parang hindi ka, hindi siya dangerous, kumbaga. Hindi ka makaka-feel ng takot na pag siya namuno, parang umayos ka lang. Maayos rin tayo. Parang ganun yung vibe. Pero, do not try to underestimate the rabbit kasi matalino rin to. Marami tong mahusay tong magpalusot, mahusay tong tumakbo or umiwas sa gulo. So, parang yun lang siguro yung yun lang siguro yung magiging downfall, or not downfall, more like disadvantage niya as a leader. Lalo na kung ngayon na sanay na tayo kay Tatay Digong na pagka may questionable, laban ka agad. Anong gagawin nyo kung ito gagawin ko? So, pumalag kayo kung gusto nyo pumalag, ito gagawin ko. Diba ganun si Tatay? Ito, parang siya, parang as much as possible, gagawa niya ng paraan para idaan sa masinsinang usapan, sa maayos na pamamaraan ng lahat. Not necessarily kailangan mag-gera kagad, kailangan magtapang-tapangan kagad. Siya parang a-analysahin niya yung kausap niya para magkaroon ng common ground, magkaroon ng compromise. Now, rabbit is also an animal. I was about to say a pet. An animal na parang pagka alam niyang hindi niya kaya, tatakbo. Lalayo. Pero pagka the coast is clear, biglang gaganon yan, di ba? Tapos mag-o-observe sa paligid, ano bang gagawin natin para makapag-ipon tayo ng pagkain for the winter? Ano bang gagawin natin para ma-secure yung family sa borough, dun sa titirkan? So, more on budget and provision ang focus niya. Kung sakaling may gulo sa labas, hindi tayo makapaghanap ng ikabubuhay natin or hindi tayo makapaghanap buhay ng maayos, anong gagawin natin na hindi tayo magugutom? Yun yung ano ko. And also, there is something about the past of this president na parang instead na lumaban na lang siya, lumayo. So, I think you know already who is this. Hindi ko na lang kasi, parang presidente ko. Anyway, dun tayo sa aabangan. Anong dapat nating abangan sa president na to? So, this is Ace of Pentacles. So, I'm being drawn to the gold. I'm being drawn to the coins. So, maybe more on, kasi ang gold, ang yellow, sa chakras is more on confidence. More on stability ng pananaw mo, inang mindset mo na parang ito gagawin ko kahit mahirap, push lang natin. Kung hindi mag-work yung ganitong paraan, try natin sa iba. So more on siya, taga-push siya ng confidence ng mga tao na parang yung mga inaakala natin hindi natin kayang gawin or maybe kasi nawala na rin tayo ng tiwala sa sarili sa Filipino nation. So parang siya yung siya yung taga-encourage na mabuti yung idea mo. Sige, supportahan kita. Ano bang kailangan mo? Paano ba gagawin yan para ma-encourage yung iba na to follow your lead? O tapos, siya, yung parang, kasi alas eh. So, kung anumang i-o-offer niya, parang usually for the people to start something new, to explore something new. Ano pa bang wala sa Pilipinas? Ano pa bang hindi pa nagagawa ng Pilipino? Explore kayo sa malayo, explore kayo sa ibang bansa. Ano bang nakita niyo doon na pwede nating gawin dito kaso walang department na magsusuporta, walang budget, walang business or walang batas na magka-clarify kung ano yung mga do's and don'ts sa larangan na yon. Sabihin nyo sa akin, simulan natin. Parang ganun yung inspiring. Now, anong magiging highlight ng presidency niya?
this is justice reversed. Maraming ano, maraming injustices na parang bottom of the deck is two of pentacles. Parang merong mga injustices na finally both sides of the story will be revealed. So parang ito yung nakasanayan nating tingnan dati. Tapos unfair man kasi siguro merong version na hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino, pero now it's your time to see the other side of the story. Yung hindi pinakinggan dati, yung hindi binigyan ng attention dati, parang unti-unti marireveal. Kasi nga, may tower moment nga. Yung nakasanayang mentalidad, nakasanayang information, nakasanayan na, tawag nito, nakasanayan na mindset about a specific case, kasi justice eh. A specific case, a specific legal issue, parang yung other side marireveal na, na hindi nyo dinisclose na ganito yung nangyari on our side. So, marireveal yung kung ano yung unfair. May it be for unfair for the next president or unfair sa opposition sa susunod na uupo. So, take it however it resonates. Now, anong magiging pinakamalaking problema niya as a leader? So, this is judgment of right. Ang magiging problema niya yung mga magre-resurface na reputation, ideas, issues na parang tapos na eh. Pero in this card, ano eh, parang may pinapalaya siya. Siguro yung ano, kasi di ba may injustice. So parang paano niya ile-let go yun? Parang paano siya magpo-proceed without avenging the injustices na napagdaanan niya? Bottom of the deck is two of swords reversed. Kailangan niyang maging decisive about this. Kasi maraming, ano, maraming siguro sama ng loob na kailangan pakawalan. Yan o. Merong part ng soul niya na gano'n. Parang na-freed. So, paano niya gagawin yun? Without being unfair. I think you know who this is. Pero, ano pa? Aside from the judgment of right, can you clarify judgment of right? For the next president, please. This is page of wands reversed. Ah. So, merong mga misunderstandings, merong mga misinterpretations ng mga sinasabi, mga tinitwist na mga sinabi niya na maybe mag-trigger ng mga nangyari dati na ginawa na nila to sa akin dati. So parang ang bottom of the deck is Hierophant. This is good reputation, good social standing. Paano niya mamaintain yung admiration ng tao kung nandun yung I'm really sensing that there's a desire to at least get back at the people na gumawa ng unfair things sa kanya. So parang yun yung magiging problem niya. Kung parang andun na siya sa point na pwede na akong gumante. Unfair kayo sa akin eh. Dati pa kayong ano eh, dati nyo pa akong ginagalit, dati nyo pa akong pinupuntirya. So, paano niya ma-maintain yung good reputation niya? Parang ano pipiliin niya, gagante o move on na lang, commit na lang sa pinangako niyang ano, gagawin niya sa president.
nandun yung shall I get back to my enemies or move na lang forward, kasi merong magti-trigger din ng away. Pagka Page of Wands reverse, this is someone na chismosa, pero tawag nito, ang Page of Swords reverse, matalino siya, alam niya kung anong pwedeng maging reaction ng isa para mapag-away niya yung mga tao. Parang analisado niya. Pero, ang Page of Wands reversed, ito yung yung galit lang, sama-tamaan lang sa kung sino lang yung magre-react violently, sino yung tatahimik, wala siyang pakialam. So, maybe matitrigger din si next president about this person. This may be a Sagittarius, Aries, or Leo. Or someone na Usually, pag Page of Wands, immature to eh. Pag hindi nakuha yung gusto niyang mangyari, manginginsulto, mga underestimate, ibabalik yung mga issue dati, kesyo ang dami kong naitulong sa'yo, ang dami kong naibigay sa'yo, ang dami mong naperwisyo sa akin dati, pero yung naging perwisyo nila sa iba, hindi nila kinukwenta. So maybe si next president, mapapaisip to, gagantihan ko ba to, babatukan ko ba to, o move on na lang. Yun yung magiging biggest problem niya, kasi I'm really sensing na meron talagang desire na patulan talaga. Pero as an advice, kung hindi siya temperance reversed, pagka ganyan, balanse mo lahat, anong dapat gawin, anong dapat unahin, ano yung pwedeng sa back burner ng una. Ngayon, as an advice, temperance reversed, kung hindi siya nakakabuti, or kung hindi naman talaga siya priority, ba't ka pa mag we'll waste ng time. At saka, there's a big possibility na pag pinatulan mo yung Page of Wands, hindi mo alam kung anong susunod niyang gagawin. Masisira na yung yung plano mo. Imbis nakalista na yan, pagkatapos ito. Pag pinatulan mo to, parang to hell with the list, to hell with the schedules, papatulan ko to, parang kung tawag nito, hanggat kung kailan kami matapos, bahala na. So, very dangerous kung papatulan niya kung sino mong tumang. Ang gagalaiti kasi hindi nakuha yung gusto niya. Pero, yun nga, parang commit na lang sa pinangako. So, itong Page of Wands na to, pag kumalma to, tapos ikaw galit ka pa rin, pagtatawanan ka lang nito eh. So, sinong talo? So, mas maganda, huwag na lang patuloy. Para, sabi siya pa, mangugat siya, buhat siya ng reaksyon. Manigas siyang maghintay ng reaksyon mo. Yun. Okay, so, that's all for the, next president of the Philippines. And, by the way, hindi pink to ha, beige to. Okay. Dito kayo mag-focus. Huwag dito. Anyway, that'll be all. Thank you so much for watching and have a nice one.